Posible na si Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Maguindanao ang target ng pagsabog na naganap sa bayan ng Gindulungan nung Sabado ng gabi. Wala naman nasaktan o napinsala sa pagsabog, bagamat naputol ang convoy ni Maguindanao at naiwan ang 10 sa kanyang 30-vehicle convoy. Kinailangan pa na suyurin ng bomb and explosive experts ng PNP at AFN lugar para tiyakin na wala nang pampasabog pa ang itinalim sa gilid ng highway. Ito po yung sitwasyon sa Gindulungan, Maguindanao. Hinahanap po nila yung bombang sana hindi pumutok. Bali, dalawang bomba po ang na ano sa daan. Ayon kay Maguindanao, galing sila ng kanyang mga anak at taga-suporta sa isang kanduli o piging ng pasasalamat sa bayan ng Mader Kabuntulan at bumabiyahin na sa bahagi ng highway sa barangay Makasampen na maganap ang insidente. Kinailangan pa na rumisponde ang Army Mechanized Division gamit ang mga tangke para magbigay proteksyon sa mga motorista. Ikunento ng isang taga-suporta ni Maguindanao ang pangyayari. Habang binabaybay po ng convoy ni Congressman Toto Ismael Maguindanao, meron pong pumutok na bomba dito sa bayan ng Gindulungan. Mabuti naman po hindi naputukan ang convoy ni Congressman Toto Ismael Maguindanao. Sa ngayon po, inaayos na po ng mechanized ang daan. Sa kanyang Facebook post at caption ng mga videos at pictures sa lugar ng pinangyarihan ng pagsabog, nagpahiwatig si Maguindanao na siya ang target ng pagsabog. Sinabi din nito na hindi siya masisindak ng mga kaaway niya. Kakandidato sa pagkagobernador ng Maguindanao si Maguindanao sa papalapit na eleksyon at makakalaban niya si incumbent governor Bay Maria Maguindanao na asawa ng pinsan niyang si Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Maguindanao. Noong 2009, napatay ang kanyang asawang si Jenaline at 57 iba pa kasama ang ilang mga mahayag sa tinaguriang Maguindanao Massacre. Makalipas ang 2 taon, pinasabugan din ang convoy ni Maguindanao sa Tacorong Coronadal Highway at nagresulta ito sa pagkamatay ng isa at pagkakasugat ng 7 iba pa. Samantala, sinabi ni PNP Chief Guillermo Ilyasar na inatasan na niya ang Bangsamoro Autonomous Region Police Office na alamin ang tunay na motibo sa pagsabog noong Sabado. Anya, maaring si Maguindanao ang tunay na target o nagkataon lang na naganap ang pagsabog pagdaan ng convoy nito. Janis Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-usisa.